Mapuso, marami pa pong istruktura at mga pasilidad ng mga paaralan sa Compostela Valley hanggang ngayon ay sira pa rin. Mula po yan, nung nanalasa rin na bagyong Pablo noong nakaraang taon. Kaya sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante, maghahati-hati muna sila sa mga pangsamantalang silid-aralan. Panoorin niyo po itong pagtutok na ito ni Rose Bernales ng GMA Davao. Mag-aanim na buwan na ang nakakaraan ng salantain ng bagyong Pablo ang Compostela Valley. Pero hanggang ngayon, marami pa rin istruktura ang hindi pa naaayos. Kabilang na rito ang ilang paaralan. Tulad na lang ng Tuburan Elementary School sa Barangay Kasuon sa bayan ng Mungkayo. Pinangangambahang gumuho ang bubong at haligi ng gusali ng paaralan. May mga bita kasi ang mga pader nito. Kaya ngayong pasukan, hindi na muna ito ipapagamit sa mga mag-aaral. Simula sa Lunes, pagkakasyahin muna ang mga mag-aaral na nasa grade 2 sa isang tent na magsisilbing makeshift classroom. Ibig sabihin, hahatiin ang oras ng klase ng bawat section. Ang grade 1 pupils naman sa isang tent na walang pader muna magkaklase. Sa stage naman na ginawa na rin classroom, magtitiis ang mga grade 3 at grade 4. Habang mga grade 5 at grade 6 pupils, maghahati sa iisang classroom. Bukod sa mga silid-aralan, problema rin ng mga guro ang gagamiting libro. Napinsala rin kasi ang kanilang mga libro nang manalasa ang bagyo. Wala lang sa Jude pero naaman po may mga lesson guide. So, muna, amo lang yung pong paningkamutan nga makuan dyan sa mga bata. Tiniyak naman ng mga guro, DepEd at lokal na pamahalaan na gumagawa na sila ng paraan para masolusyonan ang problema. Maiskwila lang yun sila kay kami, amo po dyan pong paningkamutan ang pwede na mahimo. Rose Bernales, nakatutok. 24 horas.